Dati-dati sobra akong excited kapag may nakikipag-ex deal. Pero ngayon wala na akong gana at mukhang na-trauma na ako. Kaya pag-uusapan natin dito ang 5 reasons bakit na-trauma na ako at ayoko nang makipag-ex deal or brand collaborations kahit na CEO pa ang lumalapit sa akin. Before we start, papakita ko sa inyo, ito yung mga invite for ex deal or collab. Ayan, so sa monetization, sa may notifications ng TikTok, may kita nyo dito, new invite to collab with, yung mga brands na yan. New invite to collab, ang daming, may mga, ayan o, nag-i-invite. Pero para sa akin, napagod na ako, no? Parang na-drain na talaga ako and hindi na ako nag-entertain. Ayoko na talaga magkipag-ex deal. Parang napagod na talaga ako, as in. So, I am very sorry. Siguro ang i-product review ko na lang, yung mga products lang talaga na nagustuhan ko at yung gusto kong i-try kung effective nga ba sa akin or hindi. Mga ganun lang, pero hindi na sa mga ganitong collabs. Pinaka-first reason ay walang bayad. Hindi po sila nagbabayad. Sa una, mag-offer sila ng ganitong amount, tapos bibigay nila agad, dideposit nila agad sa bank mo o kaya sa GCash mo. Pero kapag once na na-receive na nila yung full version ng product review mo sa mga products na binigay nila, wala na. Magiging shadow ka na lang nila. Hindi ka na nila re-replyan. As in, wala na. Parang naglaho ka na parang bula or naglaho sila parang bula. Goodbye payment. Ang importante lang sa kanila, yung video na ginawa mo. Tapos mamaya-maya, makikita mo na yung mga pictures mo, yung mga videos mo sa mga social media nila. Kaya nakakalungkot lang, no? Nakakatroma. And sumama talaga ang loob ko. Sa totoo lang, swerte mo pa nga kapag ibibigay sa'yo yung payment. As promised before kayo nag-usap at mag-agree doon sa ex-deal. Pero sa kadalasan sa ibang mga brands, talagang goodbye. Hindi ka na nila papansinin once na sinend mo yung video. Kaya mukhang nasayang yung effort mo at yung pawis mo sa pagkikipag-ex deal sa mga brands na hindi nagbabayad. Pangalawa, sobrang demanding. Lalong-lalo na kapag wala pa yung video output. So, magme-message sila sa'yo, email twice a day, text 3 times a day, tawag pa sila ng tawag, as in, walang kamatayang update, follow-up. Tapos, kapag na-send mo na sa kanila yung output or yung ginawa mong product review na video, titigil na sila at goodbye. So, parang nakaka-ano lang, no? Nakaka-offend lang na yun lang yung pinakahabol nila tapos wala nang communication. Yun na yun. Kaya, nakakatoma and yun yung isang reason kung bakit ayoko nang mag-ex-steal talaga or product review. Merong experience ako na nagpa-revise sila ng video dahil may nakalimutan daw silang ilagay doon sa requirements. And then, nung sinend ko yung video, nagpa-revise na naman sila kasi may nakalimutan na naman daw silang ilagay. So, ni-revise ko na naman. Tapos, nag-request na naman sila. So, sabi ko, ay, hindi na pwede kasi wala naman yun sa contract. Then, parang medyo namimihasa na kayo. And I respectfully decline. So, the deal is off. So, hindi na ako nag-reply. So, nag-message pa rin sila na nag-apologize. Pero, ayoko na talaga. Sayang yung pagod ko tsaka yung effort ko. So, yes, meron naman tayong karapatan na mag-decline kasi kapag alam na natin na na-abuse tayo, so we should not waste our time sa mga ganitong klaseng brands. Third one is contract restrictions. Ito yung medyo parang magiging bihag ka na talaga, no? Kasi merong 2 years contract na hindi ka daw pwede na gumamit ng kahit na anong brand. Sa kanilang brand ka lang daw pwedeng gumamit. So, ex-deal lang yun ha. Ex-deal lang, tapos ganun yung contract, ganun kahigpit. And then, walang assurance na may sweldo or mababayaran ka. Basta, ang dapat mo lang daw na i-vlog is yung products daw nila. So, yun. Kaya para sa akin, mas, yung alam mo yun, yung magiging bihag ka talaga nila. So, wala kang freedom. And nakakalungkot kapag naka-encounter ka ng ganitong mga company with super restricted na policies. Fourth naman is false promises. Ito yung mga nakikipag-collab or ex-deal na too good to be true yung mga ino-offer nila sa'yo. Or yung mga, kunwari, commissions, yung mga ganon. Na one example, you know what? We will make your commission as high as 20 to 30% once the product is sold. Ayan, mga ganyan. Tapos, meron pang isa. We will make you more famous in your social media accounts.
mga ganon, in English talaga nila sinabi sa akin. Kasi nagkaroon kami ng conference na mga ganon. So, syempre ako nainganyo. Pero, nung naisubmit ko na yung video, wala. Alam mo yon, seen lang sila sa mga follow-up mo kung paano na yung bayad, mga ganun, or yung how was it, mga video. As in, once na nakuha na nila yung video, huyo ka na sa kanila. Parang, grabe, natawa talaga ako sa eksena ng ginawa nila sa akin. Tapos, syempre, ginamit nila yung video ko sa pagpromote ng products nila. At ang number 5 is yung tatakutin ka nila na mahaharap ka daw sa isang kaso once na hindi mo daw tinupad yung ex deal. So, naloka ako. Bakit may ganitong paeme-eme? Kasi daw, part down yon ng kanilang house rules. So, kapag ikaw yung inosente na medyo bago pa lang sa pagvlog, matatakot ka talaga. And you will be emotionally tarnished. Mentally, alam mo yun, disturbed. Tapos, apektado lahat ng routine mo kasi feeling mo totoo yung pambablaf nila sa'yo para lang makuha nila yung video, mauto ka lang nila na magkaroon ng video output to promote their product. In which, parang ang kapalit pala nun is emotional trauma. Kaya sa totoo lang, no, ang nangyari sa akin nung, alam mo yun, paulit-ulit nang nakaranas ako ng ganito, yung top 5 na nasabi ko, medyo tumigil ako sa pagpa-product review. Nawalan ako ng ganang mag-vlog. Tapos, nag-recuperate ako or nag-regenerate lang ako ng energy for at least 1 to 2 months bago ako ulit bumalik sa vlogging, no? Kasi parang napagod ako, na-drain ako, na-pressure ako. Yung mga ganon, emotionally, mentally drained sa pag-vlogging. Kaya, nung binalik ko ulit yung routine ko sa pag-vlogging, sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang mag-receive ng mga ex-deals. Kasi, as in, nakakapagod, nakakatroma, and ayoko na ulit mangyari itong naramdaman ko na na-stress talaga ako ng bonggang-bongga. Siyempre, disclaimer, hindi naman lahat ng nakikipag-collab na brands ay mga manloloko. Siyempre, may mga matitinong tanong naman na mga brands na nasubukan ko, such as yung isang supplement na regular talaga sila nagsisend, na walang kapalit, walang pressure, yung mga ganon. So, hindi naman lahat, syempre. Hindi ko nilalahat, pero meron talagang may saltik na brand owners or mga brands na talagang kawawa ang mga ibang content creators. Lalong-lalo na kapag yung mga innocenteng katulad ko. So, this video serves as an awareness and lesson din para sa mga kapwa ko content creators na kilatisin muna yung mga brands na lumalapit sa inyo na nagre-request for ex deal or collab. Kasi hindi lahat ng mga brand collaborators or CEO ng mga brands ay may mabuting intention. Kilatisin nyo muna and tignan nyo muna yung mga feedbacks, mga ganon, bago kayo pumasok sa isang contract ng ex-deal or pumayag na makipag-ex-deal. Kasi hindi basta-basta ang mag-product review. Ang hirap mag-product review, ang hirap gumawa ng review, gagamitin mo yung utak mo, yung emotions mo, tapos mag-i-edit ka pa. Ilalaan mo yung time mo, talagang mag-e-effort ka and you will sacrifice some things para makaproduce ka ng isang video output para lang sa product na yan. Kaya, yes, mag-ingat-ingat din kayo and syempre, be wiser. Okay? Okay, so that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video. Thank you for listening and kapag nagustuhan nyo itong video, alam nyo nang gagawin nyo, follow or subscribe to my channel or page. So, story of Anthony. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.